Hello guys! Welcome back to my channel. Alright, napakaganda po ng topic natin ngayon. Ito ang isa sa highly requested po sa akin simula nang inumpisan ko ang channel ko last year po, no? Paano ba magbasa ng financial report para kumita tayo ng pagkarami-raming pera sa stock investing, okay? Ano ba dapat ang binubuting-ting at hinahanap natin? Ituturo ko po sa inyo. Welcome back! Ayan, Blueprint for Profits, How to Read Financial Report. Ang dami po nagre-request po nito. Last year pa po, unang month ko pa lang po nag-upload ng YouTube, no? Tungkol sa stock investing. Ito na po ang highly requested po, no? At ang content po natin ngayon ay galing po courtesy of Aswath Damodaran, no? Sikat na sikat po ito kasi siya po yung tinatawag na the Dean of Valuation, no? Kasi talagang yung buong buhay niya, dinedicate niya po, no? Yung passion niya sa pagtuturo ng stock investing, no? Siya po ay isang professor of finance, no? Sa Stern School of Business sa New York University. At based po ito sa kanyang infographic na pinalabas po dito, no? No? How to read an annual report. Bubuting tingin po natin yung bawat bullet points po, no, na nilagay niya po dito at i-interpret ko po sa inyo in a simple way para maintindihan po ninyo lahat. Okay, start po tayo, ha? Okay, ang una po niya sinabi dito sa bandang itaas, ha? Confirm the timing and currency. Nako, napaka-importante po ito, no? What period is covered and what currency are they reporting in? Okay, very very careful po, no, na tama po yung year na tinitingnan po ninyo bago kayo magbasa ng financial report, no? At be careful din po sa currency. Ako po nadali na po ako dito kasi akala ko po dahil Philippine stock market, maliit ang market natin, akala ko lahat peso, hindi pala dyan, no? Meron ako nabasa ang financial report, nagtataka ko bakit ang liliit ng ano nito, ang taas-taas ng valuation niya sa market, no? Taas ng market cap niya, ang liit-liit ng kinikita niya. Yun pala, US dollar pala ang reporting nito. Hindi ko maalala kung parang semiconductor po ito, eh, no? Yung isa po yung US pala ang reporting niya, nadali ako dyan. So wag po mag-assume guys, ha? Tapos halimbawa yung Manulife, mga Sun Life, ang alam ko po Canadian dollars naman ang reporting po niya. So careful lang po ng konti, ha? Konting bilin lang ng po, no? Ni Lolo Aswath Damodaran. Okay, next na po tayo, no? Map the business mix. Okay, kailangan alamin po natin yung segment ng company, or ang tawag po dito, anong industry po siya ng bebelong? At ano daw po yung geographic breakdown, no? Ano yung how does it look like, no, yung geographic breakdown? Ano ibig sabihin nito Kuya John, no? Kasi po bawat industry iba-iba, ang dami po kasi industry, may financial, may manufacturing, mga ganyan po, no? May utilities, no? Iba-iba po kasi ng produkto ito at service, no? Iba-iba din po ang target market. Action target market po niyan, iba-iba po ang behavior. So, ingat-ingat lang po, no? Magkakaiba po basahin niya, magkakaiba interpret, magkakaiba po tingnan ang mga yan, no? At magkakaiba rin po ang competitive landscape, no? So, be very, very, very careful, no? Huwag niyo po ititreat na pare-parehas po ang bawat segment, magkakaiba po yan, no? Lalong-lalo na po sa pagbabasa niyo ng report. Hindi, wala pong iisang method na pare-parehas ang pagbabasa nyo sa report, no? Magkakaiba po per sector, per industry. Magkakaiba po kayo ng way ng pagbabasa ng report. Bibigyan ko po kayo ng example, no? Halimbawa, ito po si BPI, no? Ang liabilities po niya, 2.3 trillion. Ang kanyang liabilities, imagine that, 2.3 trillion ang kanyang liabilities. Pero ang kanyang equity ay nasa 350 billion lang. So parang ano, no, ang laki-laki naman ng liabilities ni BPI. Hindi po malaki ang liabilities po niyan. Hindi po ibig sabihin pangit. Ibig pong sabihin, kung ibang company po ito, kung hindi po ito banko, masama po yan na ganyang kalaki ang liabilities compared sa equity. Pero para sa banko po, normal po yan. Kasi ang banko po, talagang ganyan ang nature ng business ng banko. Marami pong liabilities. By definition po, ganyan ang banko. Marami pong liabilities. Yan po kasi ang negosyo po nila. O, bibigyan ko kayo another example na magkakaiba po talaga. Diba, sinasabi po ng marami sa atin, kailangan titingnan natin na malaki yung free cash flow
ng isang company kasi doon yung free cash flow sa atin daw po yan. At ipamimigay daw yan as dividends. Diyan manggagaling sa free cash flow. E paano to? Si Manulife nasa trillion. Halos nasa trillion na po ang free cash flow po nito. Ipamimigay ba as dividends po yan? Hindi po, ganun po yan. Sa normal na company po, tayo pong owner, no? Tayo po ang may-ari ng free cash flow, no, sa karaniwan ng company. Pero pagdating po sa insurance, hindi po tayo ang may-ari ng free cash flow. Kaya po mataas ang free cash flow ng mga insurance company kasi po free needs po ito. Nagbabayad po yung mga kliyente para sa needs nila in the future. Kaya po ang taas-taas ng free cash flow kasi nagbayad sila in advance para kung makailanganin nila at maka-accidente sila sa future, may ibabayad yung company later. Kaya hindi po tayo may-ari ng lahat ng free cash flow po na yan. Kaya hindi po ganyan ang mag-interpret ng mga insurance company. Magkakaiba po per industry, ha? Beware lang po, no? Kaya nga po lagi ko pong binibiling po sa inyo, no? It is best to focus on simple business kasi yung pag-interpret po ng financial report mas simple din po at mas madali. Katulad po nito, maiisip po ba natin na ganyan po yan? Hindi, kasi syempre mga mas mahihirap na business po ito, eh, no? Ngayon, kaya stick po tayo sa mas simple na business, no? Okay, next na po tayo, ha? Para kasi marami po itong tinuturo si Aswat Damodaran, eh, no? Bing kasi ito, eh, no? Ayan, no? Oh, balance sheet naman daw po, no? Titingnan daw natin yung debt. Gaano ba karami yung debt ng company na to, no? At ano pa? Titingnan daw natin, i-compare natin, no, yung current asset versus current liabilities, no? At marami daw bang goodwill sa balance sheet? Ano yung mga yan, Kuya John? Okay guys, no? Dapat po, pag nag-i-invest tayo, healthy yung level ng debt. Hindi po masyadong maraming utang yung company. Kasi po, mas marami pong utang ang company, mas prone po yan sa problem. Okay, kapag nagkakaroon ng fluctuation sa business, okay, kung walang nangyayari sa mundo, walang fluctuation ng business, di okay, walang problema. Kahit na mataas ang debt, basta na ma-manage na, eh kaya lang minsan, eh, minsan nagkakaroon talaga ng problema ang mundo, nagkakaroon ng calamity, tsunami, ganyan-ganyan, baka na-apektuhan yung business, biglan na nga lahati yung income, eh tapos ka kung marami kang debt, patay. Halimbawa, nagkaroon ng pandemic, ayan patay, ang dami mong debt. Tapos biglang bumagsak ang income mo, problemado ka. Pero kung mababa ang debt mo, kahit na nagkakaroon ng problema sa mundo, hindi agad maapektuhan ng company po, no? Biglang po, no? Ano ba? Yung current ratio na tinatawag, yung current asset daw po ng company dapat greater than the current liabilities. Ibig po saan ang bilang ng current asset, yung mga asset ng company na makukonvert into cash in the next 12 months, no? And yung current liabilities, yung mga kailangan bayaran ng company within the next 12 months. So, ibig sabihin, dapat may kayang-kaya mong i-cover yung mga liabilities within the next 12 months. Yun lang ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin, kaya mong bayaran. So, dapat mas mataas yung current asset mo than current liabilities. Otherwise, baka magka-problema. No, hindi laging problema mo yan. Pero baka lang po magka-problema. Kaya kailangan tinitingnan din po natin itong tinatawag na current ratio. Okay, next na po tayo, no? Pero ako po, hindi po nabanggit dito ni Aswat Damodaran, no? Yung interest expense, tinitingnan ko rin po ito, no? Wala po ito sa guide, eh. Pero ito, ang ibig sabihin ng interest expense, no? Another topic na tinuro ko na po before, no? Ito naman po yung ability to cover yung mga interest na kailangan mong bayaran sa yung mga utang, no? I-expound ko rin po ito later or ituturo ko rin po sa inyo, no? Kung ano yung previous video ko po dito, no? Okay. And last naman po, ano Kuya John yung sinasabi niyang goodwill? Bakit daw natin kailangan bantayan yung goodwill? Kailangan po, kasi po yung tinatawag na goodwill, ito po yung walang kakwenta-kwentang asset na nakasulat sa balance sheet. Kasi minsan, titingnan mo yung balance sheet ng company. Wow, ang laki-laki ng balance sheet. Wow, ang taas-taas ng equity. Wow. Pero ang laki-laking part pala doon, goodwill. Eh, wala pong kwentang asset po yun. Ah, parang ba yung goodwill, Kuya John? No? Kasi halimbawa, ito, no? Halimbawa, meron akong company, no? Kuya John Burger, no? And gusto akong bilhin ni Jollibee. Nakita ni Jollibee, gusto niya akong bilhin. Kasi maganda yung negosyo ko. Eh, sabihin na natin walang utang, walang liabilities yung company ko para hindi na po kayo masiraan ng ulo, no? Let's just say na ang asset ng company ko, yung Kuya John Burger, is 10 billion, no? And then tinatawaran ako ni Jollibee. Bibiling kita 10 billion kasi 10 billion asset mo. Sabihin ko sa niya, ano ako, bali? Eh, mag-grow pa yung company ko.
Lalaki itong Kuya John Burger. Hindi ko ibebenta sa iyo ng 10 billion. Gusto mo 15 billion. O sabi naman ng Jollibee, sige 15 billion. Eh paano yan? Naglabas ng pera si Jollibee ng 15 billion. Ang pumasok na asset kay Jollibee, 10 billion lang. Hindi po magbabalance ang kanilang accounting. Bawal po yun. Kasi kailangan equal po ang weight. So ang gagawin po nila, magkakaroon po sila ng adjustment sa kanilang sa accounting ni Jollibee, no? Kasi naglabas ng 15 billion na pera si Jollibee, ang i-record nila may pumasok na 10 billion in asset, no? Mula kay Kuya John Burger. Tapos maglalagay sila ng goodwill na 5 billion sa balance sheet ni Jollibee para to compensate doon sa difference po. Kasi nag-overpay si Jollibee, no? Doon sa asset na bibili niya sa akin, nag-overpay siya ng 5 billion. Yun ang tinatawag na goodwill. Wala namang asset na 5 billion eh. Nag-overpay si Jollibee sa akin. So, hindi siya covered ng asset. So, yun po ang iniingatan po natin. Pag ini-interpret po natin ang balance sheet na isang company, wala po itong walang kakwenta-kwent ng goodwill po na to, no? Kasi wala po madudulot na mabuti po sa atin. Dapat po, hindi malaki ang goodwill. Hindi maiiwasan na may goodwill, ha? Pero dapat hindi ganong kalaki, no? Or at i-account po natin ito, no? Alright, maliwanag po ba? Okay, ang dami po natin i-cover. Sana nakakapagtiyaga po kayo, no? O income statement na po tayo. Our revenues is steadily increasing over time. Ayan, no? Another thing, the company need a lot of COGS to sell its products, no? Kailangan ba naman maraming COGS, no? Number three, how much revenue is translated into net income? Ito, mas madali-daling interpret ito kaysa yung kaninang balance sheet, no? Revenues dapat po nag-i-increase, no? Yan po talagang dapat tinitingnan po natin, no? Mas simple kasi ang buhay pag ganyan nag-i-increase ang revenues. Medyo iwas-iwas na sa mga cyclical companies kasi ang hirap po talaga niya, no? Okay. So, ang ibig lang po kasi sabihin, kapag ang revenues ay nag-i-increase, no? Yung company, either kaya nila magbenta ng more products. Nakapagbenta sila ng more volume, mas marami. Halimbawa ngayon, 1,000 na t-shirt ang nabenta na. Next year, 1,100 t-shirt. The following year, 1,200. Either ganun, mas marami silang product na nabebenta or nakakapagtaas sila ng presyo. Naitataas po nila yung presyo na kanilang mga produkto. Ibig pong sabihin, hindi naiipit yung company. Kung gusto nila itaas yung presyo, matataas po nila. Para mga eskwelahan, pwede nila itaas ang presyo. Ganun eh. Ayun, no? Ibig sabihin po, ito po ay karakteristik ng isang magandang negosyo. Either napapadami nila yung benta or naitataas nila yung presyo. Either way, maganda ang business. Kasi kung hindi isa dito hindi mo nagagawa, eh medyo pangit yung negosyo. Yun lang sinasabi ni Aswat the Modern po sa atin, no? Ayan. COGS naman po, ito po yung expenses incurred by a company by producing goods or services. Direct cost po ito, direct expenses, no? Sa pagpo-produce po ng product, no? So, ibig pong sabihin, wag po dapat masyadong mataas ang expenses po. Yun ang tanda na isang company. Isa-summarize ko po ito later, no? Kasi related po ito sa net income. Ito naman yung pinaka-total profit pag dinidak mo na lahat ng klaseng expenses. Dapat daw po ay mataas po ang net income. Ibig pong sabihin, ang gusto po natin, no? Shortcut na po ito, no? Kasi pinahaba pa ni Aswad Dabadran, no? Ang gusto po niya dito, no? Dito sa COGS at saka sa net income, gusto niya mataas ang tubo ng company. Yun lang naman po, mataas ang tubo. Pero take note po, pag sinabi mataas ang tubo, depende po sa industry. Ayan, no? Kasi pag halimbawa, grocery ang business, eh hindi po mataas ang tubo po niya. Nagna-net income lang po yan ng 2%, gano'n lang, 3%, no? Pag pumapalo ng 5%, magagandang grocery na yan. Napaka-efficient na grocery na yan. Kasi yung mga groceries, volume ang basis po nila. Pero yung mga ibang mga normal business po, kailangan pumapalo ng 10% ang tubo po niyan. Kasi po, hindi po marami ang napupush nilang product, hindi katulad ng grocery, no? So, mga normal na companies po, mga 10% pataas ang gusto nating tubo ng net income. Pero sa mga groceries, babaan po natin ang expectations po natin, no? Maliwanag po ba? Ayun, no? Next naman po tayo. Cash flow statement na po tayo. Ayun, sana natutuwa po kayo. Sana marami po kayo natututunan so far, no? Sa ating pong video, no? Are most earnings translated into operating cash flow? Nagiging cash flow ba yung earnings, no? And then, next naman po, may positive free cash flow ba, no? Ayan. And, did the company manage to increase its cash position? Ayan, no? Isa-isahin po natin. Cash flow, no? Ang ibig pong sabihin, no? Yung operating cash flow, no? Kasi, sinasabi ko po sa inyo lagi, no? In net income,
yung net income na nakikita po ninyo, hindi po talaga totoong income po yan. No? Kasi marami pong accounting adjustment po na nangyayari po dyan. At the end of the day, ang importante lang po sa ating mga business owner ay yung pera. Naging pera ba yung net income mo? No? Yun, no? Ang kita kasi, hindi lang yung accounting adjustment, no? Isa pang consideration po, no, is kung mabilis din ba ang collection po natin. Kasi kung matagal ang collection, doon nagkakaroon din ng problema. Hindi na sa accounting adjustment, pati yung collection eh. Kung mabagal kang mag-collect ng bayad sa mga customer, katulad, tinuturo na po ako sa inyo, di ba? May mga ibang company akong alam, 3 taon bago makakollect. Eh kahit na po, net income ka na net income, kung hindi mo naman nakukollect yung cash, may problema pa rin ng kumpanya. So dapat, halos nagpapantay po yan yung net income at saka yung operating cash flow, no? Again, lagi ko pong pinapaliwanag po sa inyo, no? Mas complex po ang business po, no? Mas prone po ito sa maraming accounting adjustment kasi complex yung business yan eh. So ang daming adjustment po na nangyayari po dyan na mahirap po maintindihan para sa mga mortal na tao tulad po natin, no? Kaya lagi ko po sinasabi ko sa inyo, umiwas na po tayo sa mga complex na negosyo po. Simple business po tayo, no? Also, yung mga B2B business, yung mga companies na ang kliyente nila ay companies, no? Hindi po consumer katulad po natin. Usually, madalas, mas patagal po magbayad po yan. Pero yung mga simple na business po, no? Halimbawa, yung mga fast food, ganyan, mabilis po magbayad po yan. Kasi pumunta ka sa Jollibee, di mo naman pwede utangin, no? Pwede ka bang bumili ng Chicken Joy sa Jollibee, susulatan mo ng check-in na 30 days. Sampal sa yung tilidor sa Jollibee. Hindi pwede po yun. So, mas simple na business. Minsan, mas mabilis ang bayaran po dyan. So, maganda po yung mga ganun po, no? And positive free cash flow daw po, no? Yung ito yung natitira na cash from the operating cash flow, no? After po nung capital expenditure, no? So, ito po yung talaga yung pinaka-earnings po natin bilang owners sa company. Yung tinatawag na free cash flow. Kasi pag may free cash flow, nai-invest po ito into growth opportunities, ano? Pwedeng i-invest ng company ito para mas lumaki pa ang negosyo. Or sometimes ito, hindi pa, yung paborito po natin lahat, no? Dito po nanggagaling sa free cash flow yung dividends na gustong-gusto po natin, no? Or another option, pag may free cash flow, pinambabawas po ito sa utang sa principal para kumonte ang utang ng company. So, maganda po na may positive free cash flow, no? At yung sinasabi ni ni Ashwat Damodaran, no? Nag-increase ba yung cash position? Ibig sabihin, yung pera sa banko ng company, lumaki ba after 1 year of operation? Siyempre kasi importante lumalaki yung cash position po ng company kasi parkes po ito. Kapag mas marami pong cash ang company, mas flexible siya, mas marami siyang pwedeng gawin, mas marami siyang ideas na pwedeng i-explore, no? Or kung may problema, may panlaban po yan. Ano pa? Resilience. Halimbawa, may problema, katulad nangyari sa Crown Asia, di ba? Nagkaroon ng pandemic, edi pinapasok pa rin nila lahat ng tauhan nila araw-araw. Kasi may war chest sila eh, may pampaswendo sila eh, from balance sheet. Di naman kahit hindi wala, medyo humina ang negosyo, okay lang, may pambayad sila. Yun, mas resilient ka sa mga problema at may strategic deployment. O, bibigyan ko kayo ng example din po, no? Kilalang-kilala niyo po, Semirara, DMCI, di ba? Ang dami nilang kinitang pera this past 2 years, no? Dahil po sa pag-jump ng coal, no? Price ng coal. So, ang dami-dami. Billion yung naipon nilang pera. Hindi, may strategic sila, may strategic deployment. Ngayon, nag-aaral sila saan natin dadalhin yung pera nito. Anong i-acquire natin company para gumanda ang negosyo natin. Saan natin lahat? Kasi maraming pera eh. Yun ang importante po, no? Okay, maliwanag po ba? Ayun, no? Next naman po tayo, number 4 na. Keep digging in the footnotes, no? Does the company use a lot of SBC? Uy, yung SBC, no? And when does the company's debt mature? Ang daming hinahanap din doon ni Aswat Damodaran, no? Sagutin natin isa-isa. Ito po SBC, stock-based compensation. Okay, no? Katulad po ako, meron din po akong ganyan, stock-based compensation sa company po namin. Okay, may good and bad po kasi ito. Alam niyo po ba yung stock-based compensation, no? Yung stock option na tinatawag kasi marami po sa mga empleyado, lalo-lalo yung mga management, yung mga CEO, CTO, may mga stock option po yan. Ibig sabihin, may grant po yan na ganitong stock, no? And then, pag pumalo po yung presyo sa stock market nung company, eh mas maganda, mas malaking kikitain nung management. Parang bonus po nila yan. Pero stock po ang ibig pong sabihin. Ngayon,
May good and bad po. Yan yung good po, yung employees po, yung management, lalo na yung management, namomotivate po sila na mas magtrabaho ng maigi. Katulad ko, sa company namin, may stock option, naiingganyo ako magtrabaho talaga ng maigi, no? Para tumaas yung shareholder value kasi mabor po sa akin yun na tumaas ang presyo ng stock namin. No? Kasi syempre, lalaki yung makukuha kong bonus. Stock option, no? Ayan. Ang bad po dun, expense po ito. Expense po ng company po nito. Kayo po bilang shareholder, no? At ang dami-dami stock option ng mga empleyado sa loob ng company, hindi kailangan nyo pong i-adjust yung expectation po ninyo kasi expenses po ito na hindi pa po accounted. Pero sa totoo lang, totoong expense po ito. Magiging expense po ito sa future. So yung nakikita po ninyong report na net income po ninyo, no? Yung net income na nakikita po ninyo, hindi pa po yan na net income ninyo. Kasi hindi po na-account itong SBC na to, yung mga stock option na to. Hindi pa po na-account. So usually po, pag nagbabasa po ng financial report, hinahanap din po yan gano'ng karami yung stock option na in-award ng company na to sa kanilang mga empleyado. Kasi para i-account mo, tapos i-deduct mo po yan. I-adjust mo yung expectation. Kasi expenses po yan. Alright? Yan naman po. Debt maturity, of course, no? Nagiging issue po ito, no? Pag yung company maraming utang, tapos nag-issue siya ng mga bonds, no? Eh, magmamature na. 5 taon na, or 8 taon na yung bonds, magmamature na. Kailangan niyang, ano, no? Kailangan niya i-redeem po yung mga bonds mo na yan. Eh, tapos wala namang, halimbawa, walang pera yung company, wala siyang enough cash position para i-redeem yung mga bonds mo na yan. Eh, problema po yan. Oh, ka problema. So, titingnan nyo lang po yan, no? Check nyo lang po mabuti po yan. No? Ayan. Bilin lang naman po ni Lolo Aswat the Modern para hindi po tayo nabibigla. Alright? Maliwanag po. Ayan. Last na ba ito? Tingnan nga po natin. No? How many shares outstanding does the company have? Does the company have preferred shares? Are acquisitions paid with stock? Okay, isa-isahin po natin. No? Ito po, madalas nadadali. Ako, nadadali rin ako nito. Magandang ano to eh. Magandang bilin nito ni Aswat eh. No? Halimbawa sa MSN Money, titingnan nyo po sa MSN Money, no? Yung pag dumadaan po yung taon, no? Dapat po, hindi po tumataas yung outstanding shares ng company. Kasi minsan, no? Naglalabas pala ng outstanding shares itong company. Ibig po sabihin na dadilute po tayo. Minsan, mali na po yung interpretation natin kasi nagkaroon na pala ng dilution yung company. Hindi natin na-account. So, dapat binabantayan po natin kung nagkakaroon ng dilution. Lumiliit ba yung share natin sa company, no? Kasi, yun nga, dumadami po yung shares, no? Maliwanag po. Nadadali rin po ko niya, no? Another thing, bantayan din po natin yung preferred shares, no? Kasi nag-i-issue din po ng preferred shares, pero hindi iba po ang reporting din po kasi po nito, no? And para po sa akin, dilution din po itong preferred shares. So, kailangan din po natin bantayan po nito. Halimbawa po, no, si Aisen recently, bumagsak po ang presyo po niya. Kasi po nagkaroon ng dilution, naglabas sila ng maraming preferred shares. So, at hindi po nagustuhan ng mga investor po yan. Kasi dilution po yung mga preferred share. So, kailangan po natin i-adjust ng ating expectation, ng ating model, no, sa pagbavalue ng stock pag marami po ang preferred shares, no. Ayan, no. Acquisitions later na po, madugo-dugo po ito, no. Tsaka na po natin pag-usapan ito, no. Corporate governance na po tayo. Does insiders get special privileges and does management have a lot of skin in the game? Ito, madali na po explain po nito. Skin in the game, kung sabihin po, no, yung bang nagmamanage ng company, meron din ba silang share dun sa company? Meron ba, owner din ba sila nung stock po na yon o nung company na pinag-iinvestan natin? Kasi ito po, concern po ito sa US. Sa US po kasi, yung mga nagmamanage, hindi po sila ano talaga. Usually, madalas po sa kanila, hindi po talaga sila shareholder eh. Empleyado lang po, yung mga CEO, yung mga ganyan, yung mga CFO, mga CTO, mga executive. Madalas po mga empleyado lang po yan. So, ang nangyayari po minsan, yung mga dahil empleyado lang sila, minsan, winawaldas nila yung pera ng company. Kasi wala silang pakialam, hindi naman sila yung may-ari ng company. Pero importante po na kung sino yung nagmamanage ng company, malaki din yung shares nila sa company po na yon. Para po hindi nila waldasin yung pera. At hindi nila pabayaan yung company kasi maapektuhan sila. Sa Pilipinas, hindi po ito concern, no? Kasi karamihan, kadalasa po sa atin, kung sino po yung management, sila rin po ang majority shareholder. Ayun po. At yun lang naman po ang aking short
interpretation po sa infographic ni Aswat the Moderan. Sana po marami po kayo natutunan. I apologize na masyado pong pack at condense yung topic po na to. At medyo ang dami-dami siniksik natin into one video. Pero kung gusto po ninyo, i-breakdown ko po yung mga gusto niyo pong i-discuss ko po further. Hanggang dito na lang ating kwentuhan. No? Basahin nyo na lang po ang ating mga disclaimer po. No? Hindi po talaga ako professionally trained po sa bagay po na to. Inaaral at binabasa ko lang din po at sinishare ko po sa inyo. No? So, please do your own research lagi ha, before you invest. No? Like, subscribe, share the notification bell. Kwento po sa comment section. To God be the glory. God bless po. Happy investing. Bye-bye.